Umiyak na pala, huntik nila kaming marinig. Sakto ang dating nyo. Dito sa programa ng mga balita ay kwento namin. Pero, shh! Di na sa amin narinig, ha? Ito ang... Balitang Chismis! Balitang ekonomiya. Bumagsak ang halaga ng piso sa pinakamababang level mula 2009. Naingganyo tuloy ang iba na mag-invest sa dolyar. Bali-balitang mura daw ang bentahan ng dolyar sa isang kakilala namin. Talaga? Bakit? Iwalay na ba sila nung asawa niyang foreigner? Oo, ano ka ba? Huli ka na sa balita. Kaya doon na lang po kayo bumili ng dolyar sa kakilala namin. I-text na lang po namin sa inyo ang pangalan at address. Pero hindi niyo sa amin narinig yan, ha? Samantala, isang flash report. May naganap na banggaan sa mail room kung saan nanakawan ang kaibigan naming mahilig mag-alahas. Uy, kilala ko yan. Lagi siyang andon. Kasi kung pumorma, akala mo prinsipe ng Saudi. Puro peke naman. Si ano ba yan? Oo, siya nga! Mga kaibigan, iwasang dumaan sa main road na yan, ha? Hindi namin pwedeng sabihin on air kung saan. Mabubukin kami. Basta, iwasan nyo na lang. Tama! At sa ulat panahon, may bagyo daw paparating. Ang pangalan nito ay kapangalan ng kinakatakutang biyanan ng kabarkada natin. Oo, oh, sigurado mabagsik din yan, ha? Ba si tita? Siya nga! Kaya po, tumawag na lang po kayo sa hotline para sa pangalan ng bagyo. Kapag sasabihin namin ang pangalan, malilintikan kami sa biyanan ng kabarkada namin. Balitang sports naman! Nanalo sa basketball ang team ng isang kamag-anak ko. Mahilig pumusta. Hala! Hanggang ngayon ba? Akala ko tumigil na siya. Oo, friend. At yung utang niya ngayon, yung total ng score ng magkalabang team sa basketball game, times 3. Ay, pa? Grabe naman yung kamag-anak mo. Sinabi mo pa. Kung mag-issue siya ng cheque, grabe pa sa bola ng basketball kung tumalbog. Naku, teka. Baka marami na tayong nasabi. Basta, di nyo sa amin narinig yan, ha? Tola sila. Sa balitang jokes. Dalawang newscaster daw ang tatanggalin na sa trabaho dahil sumusobra na sa chismis? Naku, totoo ba yung chismis na yan? Hindi ko alam. Kasi nandiyan, oh, sa teleprompter, oh. Kaya dalawang newscaster tatanggalin na daw dahil sumusobra na sa chismis. Ay, teka. Chika lang daw yun. Hindi yun totoo. Sabi ko na eh. Eh di tuloy-tuloy lang ang chismisan. Tama. Total, mas maraming interesado sa chismis kaysa sa totoong balita. Mutok lang dito sa mga balitang kinukwento namin. Pero, di mo sa amin narinig, ha? Ang Balitang Chismis! See you next week dito lang sa